So, good day guys! On this video, pag-uusapan naman natin yung wind load. So, wind load is one of the environmental loads na meron sa NSCP, National Structural Code of the Philippines. So, disclaimer lang, medyo mapapahaba yung usapan natin dito dahil mahaba rin kasi yung requirement nito. So, without further ado, let's start. So, the best way para i-explain yung NSCP wind load is pumunta sa NSCP itself. So, explain parts by parts kung paano siya gagamitin. So, pagpunta mo sa NSCP, sa page 100, ito yung bubungad sa'yo, yung general method para makuha mo yung any wind load. Bago mo masimulan ng computation, kailangan mo munang kunin yung tinatawag na general requirement. So, kahit na anong uri ng wind load, it is required na kunin mo sila. Ngayon, once na makuha natin yung general requirement, mahahati ngayon sa dalawa. We have the MWFRS tsaka CNC. MWFRS, ang ibig sabihin nito is Main Wind Force Resisting System. So, ano nga ba ang Main Wind Force Resisting System? Sila yung ating frame. So, yun yung beam, column, or truss kung tawagin. Sila yung sumasalo ng force na ipinapasa sa kanila. So, sino ngayon yung nagpapasa sa kanila? Sila naman yung tinatawag natin na components and cladding. Sila yung mismong tinatamaan ng wind. So, hopefully nakuha nyo. Components and cladding or CNC, sila yung directly tinatamaan ng wind. Sino-sino nga ba yun? Yung bubong, yung glass, kung glass yung inyong wall, or yung wall, CHB wall. Tapos, magmula doon, itatransfer ng components and cladding yung force papunta kay Main Wind Force Resisting System. So, sila naman yung mga column, beam, at trusses na meron tayo. So, in this particular video, magpo-focus lang tayo kay Main Wind Force Resisting System. So, under ng Main Wind Force Resisting System, meron pang limang magkakaibang approach. So, meron tayong tinatawag na directional procedure for building of all heights. Meron din naman for low-rise. Meron din naman and for directional ng roof overhang at parapet, at meron din naman procedure for other structures. So tayo specifically, magpo-focus tayo kay section 207B, which is general procedure na ito sa pagkuha ng wind load. So tayo, magpo-focus tayo sa building of all heights kasi yun na yung general solution ng wind load para mas madali at applicable sa kahit na anong uri ng height, mapa low-rise man yan or high-rise. Again, there are limitations under ng code na to ha. Especially, ito ay applicable for regular shapes. Kapag irregular na, doon napapasok yung tinatawag na wind tunneling. So, bago tayo lumalim, basahin muna natin kung ano yung problem na meron tayo. Sabi dito, the enclosed building shown in the figure below is used for storage purposes and is located at Bulacan on open flat terrain. When the wind is directed as shown, determine the design wind pressure acting on the wall and roof of the building using NSCP 2015 specification. So, the frame-to-frame distance is 11.5. So, kapag pinuntahan natin yung section 207.5, ngayon, meron tayong makikita na sets of procedure kung paano mo masosolve yung problem. So, step 1 ay kailangan mong alamin kung ano yung category ng building natin. So, pag pumunta ka sa specific table na sinasabi niya dito, which is ito yun, malalaman mo kung anong uri ng occupancy yung meron ka. So, essential facilities, para yan sa mga essentials na meron tayong definition. Pero generally, ibig sabihin yan, kapag merong kalamidad, sila yung pinaka hindi dapat magkaroon ng failure. So, normally, hospital, school, kasi doon sa hospital, dinadala yung mga sugatan. At sa school naman, doon naman nagkakaroon ng evacuation. As well as other stated na essentials kapag ka merong calamity. Yung hazardous naman, normally ito yung mga nasa power plant or any structures that hold, kumbaga hazardous chemicals or can be hazardous para sa general public. Meron naman tayong special occupancy, ito naman yung tinatawag natin ng mga
buildings na malalaki yung kanilang capacity. Halimbawa na lang yung Coliseum. So, under sila ng special category. Actually, yung churches, yung mosque, they are also considered as special. So, meron naman tayong tinatawag na standard occupancy. Ito naman yung mga hindi nabanggit dun sa naunang tatlo, but still, under sila ng, kumbaga, pangangailangan pa rin ng tao. And yung miscellaneous, ito na yung mga private na garage, carport, and shed and fences na hindi ganun kataas, kumbaga, yung magiging impact kapag nagkaroon sila ng failure. So, dahil yung problem natin is a, kumbaga, purpose, storage purposes lang siya, at hindi naman sinabi na yung i-store niya is something na mahalaga kapag nagkaroon ng sakuna. So, dahil dun, i-define natin yung ating category as under lang tayo ng kumbaga yung occupancy. Category natin is magiging level 4 or yung tinatawag na standard. Standard occupancy. So, babalik ulit ngayon tayo dun sa procedures. So, dahil na-define na natin kung anong uri siya, pwede ko na ngayon malaman kung ano yung basic wind speed niya. At yung basic wind speed niya kasi, nakadepende kung anong occupancy category siya. So, ito yun. So, sa page na yan, makikita mo yung map ng Philippines at kapag ka-zoom mo, makikita mo na may mga numbers na nakalagay. Yung numbers na yan are speed of wind in kilometer per hour or kph. So, meron tayong iba't ibang uri ng map dito. So, itong map na to, valid siya for, ayan, nakalagay naman, occupancy category 3, 4, and 5. Kapag iba naman yung occupancy, halimbawa, sa 2, so ito naman yung gagamitin mo, at sa 1, ito naman yung gagamitin mo. So, generally, may tatlong map for wind speed. So, dahil 4 yung category natin, dito tayo mapupunta ngayon sa map na ito. At i-specify natin specifically kung nasaan ang Bulacan. So, sa pagkakaalam ko, ang Bulacan ay north. So, ito yung ating Metro Manila. So, most probably, nandito yung Bulacan sa 260 part na to. So, ibig sabihin, ang magiging basic wind speed natin is equivalent to 260 kph. Ngayon, kapag kinonvert mo yan into meter per second, so lalabas na meron tayong 72.222 meter per second. So, balik ka ulit ngayon dun sa table. Tapos, tingnan mo kung ano yung susunod. So, step 1 and 2, tapos na natin. Step 3 naman tayo. So i-define natin yung wind directionality factor or yung tinatawag na K sub D. So, para sa K sub D, ito naman yung pupuntahan natin na table. So, dahil ang dinidesign natin is main wind force resisting system or yung MWFRS, so ang magiging KD natin or yung directionality factor is 0.85. Ngayon, balik ka ulit dun sa procedure. Tignan mo kung sino susunod. Exposure category. So, sa exposure category, pupuntahan mo lang din yung nare-refer niya na section, which is 207A.7. 207A.7. So, pag pinuntahan mo yan, eto yan. Ngayon, sa exposure, medyo blurred yung pagkakadefine ng 2015. So, nagkaroon kasi ng research siguro beyond 2010 kasi meron tayong NSCP 2010. So, ito yun. Pakita ko sa inyo. Ayan, meron tayong NSCP 2010 at meron tayong NSCP 2015. Ngayon, yung kinokopyahan natin na code, nagkaroon sila ng research
na hindi nagkaroon ng pagkakasundo doon sa previous 2010 tsaka 2015 version natin. Ngayon, ang ginawa na lang ng mga author is they defined specifically, kaya meron tayong commentary at yung commentary na to napakahaba. At kapag binasa mo yan, hindi nila, kumbaga, define black and white kung ano ang exposure B, kung ano ang exposure C, at kung ano ang exposure D. So, kumbaga, parang iniiwan nila sa'yo yung discretion na, o sige, ito yung mga dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakaiba, ganyan-ganyan. Ngayon, ikaw ang magde-decide. Hindi sila nagkaroon ng very strict restriction doon. Okay? So, what I did is, pumunta na lang ulit ako sa dating code. So, ginawa ko, binuksan ko yung 2010. Ito yun. 2010 version. Tapos dito, dinefined, kumbaga clearly, kung ano-ano ang mga surface roughness. Kasi yung surface roughness, they will lead also to exposure. So, ayan. Exposure is yung, kumbaga, exposure C shall apply for all cases where D or where B or D does not apply. So, ano ba sinabi kapag exposure B? So, exposure B shall apply where the ground roughness condition is defined by surface roughness B. Okay? So, parang lumalabas, kung ano yung surface roughness C, siya na rin yung exposure C. Okay, basahin natin kung ano yung surface roughness C. Sabi dito, open terrain with scattered obstruction having height generally less than 9 meters. This category includes flat open country, so grassland, and all water surfaces in regions with records of extreme typhoon. So kung babalikan natin yung tanong, binanggit dito na ito ay nasa ano, open flat terrain. So pwede natin ngayon sabihin na ang ating exposure, kung tawagin, is equivalent to C. So, isusunod natin is yung tinatawag na topographic factor, K sub Zeta. So, kung pupuntahan natin yung nare-refer niya, ito yun. So, mahaba rin yung definition nito, pero to make it short, ang KZT is it will take into account kung yung structure ba ay nakatayo sa mataas na lugar tulad ng mga burol or halimbawa yung lugar tulad ng Tagaytay or Antipolo kung saan elevated yung lugar or yung matinatawag tayo na hill. Ayan. Hill or ridges. Kasi kapag may mga ganyang uri ng kumbaga geometrical configuration, nagkakaroon niya ng impact doon sa lakas ng wind. Ngayon, kapag hindi naman satisfied na may ganyan tayo, which is sinabi din sa tanong na nasa open flat terrain tayo. So, wala tayo sa mga ridges or any type of hills. So, lalabas, dito tayo ngayon pupunta. If site condition and location of structure does not meet all the conditions specified, ano nga ba yung mga conditions na yun? Ito yun. 1, 2, 3, 4, and 5. Which is, wala tayo niyan. Kasi nga nasa open flat terrain tayo. So, ang gagamitin natin na KZT is equivalent to 1.0. Again, balik ka ulit dun sa procedure. So, gas effect factor naman tayo, or G. So, pag pinuntahan mo yung nire-refer niya, ito naman yung magiging definition. So, mahaba rin ang definition ng gas effect factor, pero ngayon, ang magiging basihan natin is yung paragraph na to. For rigid or other structure as defined in section, the gas effect factor shall be taken as 0.85. Or, kung gusto mo, i-calculate mo gamit yung mga formula na nakita mo ngayon, which is medyo mahaba, at I can assure you na kapag rigid ang structure mo, ibig sabihin nun, mga low-rise building, talagang lalapit ka sa 0.85. So, lalabas siguro final answer niyan, 0.849847. So, pag na-round off mo, 0.85 pa rin. So, paano mo nga ba masasabi na rigid? Kung babalikan natin yung video na ipinakita ko sa inyo,
yung may tatlong uri ng structure na magkakaibang height. So, yung pinakamataas ang frequency, ibig sabihin nun yung pinakamaliit. Kapag mataas ang frequency, we are defining that as a rigid. Kapag mababa naman ang frequency, or yung tinatawag na natural frequency, we are defining that as flexible. So, as of now, yun muna yung definition natin. Kapag mataas ang natural frequency, yun ay rigid, which is common yun sa lahat ng low-rise building. Kapag mababa naman ang frequency, ibig sabihin nun, siya ay flexible at normal yun sa mga high-rise building. Kung babalikan ko yung tanong, obvious naman na ito ay low-rise. So, ito ay rigid structure. So, hopefully, naging malinaw yung part na yan. So, G, sabi dun, kapag rigid daw, pwede mo nang i-assume na ito ay 0.85. So, hindi ako nagsabi niya na code din ang ginagamit ko to define. Ayan, no? The gas effect factor shall be taken as 0.85. So, balik ka ulit ngayon dun sa procedure. Tapos, i-define ulit natin yung mga natitira pa. So, enclosure classification. So, yung enclosure, binanggit naman sa atin yun. So, ang sabi sa atin ay enclosed building ang meron tayo. So, enclosed, ibig sabihin nun, yung building mo may bintana at yung bintana ay sarado. Or pwedeng maisara. So, meron kasi tayong tinatawag na open structure. Yun naman, or open building, yun naman yung example nun, yung mga billboard. Kasi, tumatagos lang sa kanila yung hangin. So, especially kung yung billboard ay walang nakalagay na tarpaulin. Diba? Makikita mo, bare structure. O another example ng open structure is yung mga towers. Dahil wala namang cladding kung tawagin. Kumbaga, yung makikita mo is completely yung main wind force resisting system. So, ang tawag doon ay open building. Ang tawag naman sa ginagawa natin ay enclosed building. Kapag meron tayong building na meron siyang opening pero hindi na isasara yung opening na yon, ang tawag naman doon ay partially enclosed. So, tatlong kategory lang ang closure natin. Open, partially, tsaka enclosed. So, tayo, we are enclosed building. So, enclosed building, punta ka ulit ngayon sa procedure, tingnan mo kung anong equivalent niya. So, after na enclosure classification, kukunin mo na ngayon yung internal. So, meron kasi nga kinalaman yon sa enclosure. So, puntahan natin. Eto. So, meron tayong enclosure classification, open building, tulad ng sinasabi ko kanina, partially enclosed, at enclosed building. So, ibig sabihin lang nito, meron kang internal pressure. Kumbaga, bukod sa hangin, doon sa labas, di ba sa loob ng bahay, meron din naman tayong existing na hangin, especially yung hangin na hinihinga natin. So, yun, meron din yung impact sa pressure. Ang tawag sa kanila ay internal pressure. So, para sa enclosed, ang internal pressure natin, o yung GCPI, so tawagin na lang natin GCPI, so we have is equivalent to plus minus 0.85 or plus minus 0.18. So, again, balik ka dun sa procedure. Tapos na natin yung step number 3. So, ang gagawin na natin ngayon ay kunin yung ating velocity pressure exposure coefficient. So, step number 4. So, dyan papasok si K sub Z tsaka si K sub T. Okay, so gagawin ko, close ko muna yung mga nakuha na natin. So, eto, nakuha na natin to, close ko na. So, eto, close ko na lang din muna. Eto, siguro dito ko na lang gagamitin para makuha yung KCT natin.
Ayan. Ngayon, ito yung table natin para makuha yung KZ. Ito yung value ng KZ tsaka ng KH. So, depende kung sino kasi sa kanila yung ginagamit mo. Ngayon, pwede kong gamitin yung table or pwede kong gamitin yung formula na nasa ilalim. Which is, yung table ay dinerive lang din naman sa formula na to. So, gagamitin ko na lang yung formula sa ilalim. So, sa dalawang formula na to, lumalabas na bago natin malaman kung sino sa kanila yung gagamitin, kailangan ko munang i-define yung say sub g. Tapos, binanggit din naman sa number 2 kung saan mo sila makikita. Sabi dito, 207A9.1. So, kuha tayo ng bagong ano, tapos puntahan natin yon. 9.1. Ito siya. Hindi pala point, dash 1 pala. So, lumalabas, ang exposure natin, exposure C. So, lumalabas, ang ating alpha is 9.5 at ang ating C sub G is 274.32. Yung Z na gagamitin natin is greater than 4.5. Tapos, meron pa tayong bubong. Kasi yung 8 na yon, kung papansinin mo, hanggang dun pa lang yun sa kanto. Hindi pa kasama yung truss height. Okay? So, ibig sabihin, ang magiging alpha natin is 9.5. C sub G natin ay 274.32. At ngayon, gamit yung formula, pwede natin ngayon malaman kung ano si K sub H tsaka si K sub Z. So, para mas maintindihan, i-drawing ko dito yung structure natin. So, yung H is yung tinatawag natin na mean roof height. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mean roof height? So, mean roof height is magmula sa kalahati ng truss height hanggang sa ground. Ayan. So, we have H kung tawagin. Kapag hindi naman naabot dyan, kapag hanggang dito lang sa roof line, pababa, ang definition naman natin dyan ay Z. So, ibig sabihin, si H ay laging mas mataas kay Z. So, paano mo malalaman ngayon kung ano yung mean roof height? So, we have H is equivalent. Balikan natin kung ano yung height. So, meron tayong 8 plus kapag nag-rise and run tayo, tapos tangent 23, tapos may angle ka, 10, tapos tangent theta. So, lumalabas na 23 tangent of 10 degrees. So, yan yung magiging H natin. So, kapag kinumpute mo yan, lalabas na ito ay 10.028. Ayan. So, yan yung magiging H natin. Tapos, yung Z, along siya, sabi ko nga, tapos yung Z, within lang siya ng height na to, mula dito hanggang dito. So, normally tayo na lang ang nagde-define nun. At yung pagde-define natin, papaano mo malalaman, depende kung nasaan yung division. Halimbawa, yung second floor area mo, nandito. So, normally, ito na yung tinatawag mong Z. So, ito yung unang Z mo, ito yung pangalawang Z mo. So, normally, ganun yung ginagawa natin. But this time, let me follow kung ano yung meron dun sa table. Ayan. Nagsimula siya kay 4.5. So, i-define na lang natin na ganun. Na yung Z natin, R, sabihin natin na 4.5. Tapos, yung susunod sa kanya, based sa table, ayan, 6 na lang. 6. Tapos, dahil yung 7.5, medyo malapit na rin sa 8, so i-define ko na lang na 8 na ito. So, diba sabi ko nga, ang Z ay mula dito hanggang sa ground. E diba yung height natin na yon based sa tanong is 8 lang. So, hopefully naging malinaw kung bakit yun yung Z, 4.5, 6, saka 8. So, ngayon, ang tinatanong sa atin dito ay
Ayan. Yung value ng KZ tsaka ng KH. So, paano mo malalaman kung KZ or KH? Depende kung ano yung ginamit. So, magiging KH kapag yung height ang ginamit is para kay H. So, babalikan natin, yung formula ay manggagaling sa portion na to. Which is, kinuha na nga natin, di ba, si alpha, tsaka si Z sub G. So, para makuha mo si KH, we have 2.01 multiplied by Z. Pero this time, hindi Z ang gagamitin natin. Kung hindi, si H. So, 10.028 divided by Z sub G. So, ito yun. 274.32. Then, raise sa 2 over ng alpha, which is 9.5. Ayan. And once na i-punch mo yan sa calculator, so lalabas na yan ay 1.002. Ngayon, para kay KZ, again, babaguhin mo lang yung input dito. Instead na H, Z yung ilalagay mo. So, parang ganito. 2.01 multiplied by 4.5 divided by 274.32 and then raise 2 over 9.5. And once na i-punch mo yan sa calculator, lalabas na ang sagot ay 0.846. Ngayon, kung titignan natin doon sa table, ano yung K sub H at 4.5 ng category C. So, ayan, lumalabas na ito ay 0.85, which is near kapag ni-round off natin to. So, hopefully it makes sense. Ngayon, doing the same pattern, ito, parehas dito. Papalitan mo lang ito. Gagawin mong 6.0. So, lalabas. Ito ay 0.899. Ito naman. Gawin mong 8. So, parehas pa rin lahat. Ito naman magiging 0.955. So, again, kailan nagiging KH? Kapag ginamit mo yung H na height. Kaya nagiging KZ kapag ginamit mo yung Z na height. So, hopefully, malinaw. So, nakuha na natin yan. Balik ka na ulit dito sa procedure. So, tapos mo na yung step number 4. Punta ka naman ngayon kay step number 5. So, sabi naman dito, velocity pressure or yung QZ or yung QH. So, paano mo ngayon malalaman kung ano yung QZ at QH? So, kapag pinuntahan natin yon, yung tinuturo niya. So, ito yung velocity pressure na sinasabi niya. At, depende nga kung QH or QZ, so, lahat naman ng variables na nandito ay nakuha na natin. So, isa-isahin na lang natin siyang ilagay. So, para sa QH, so, yung tinatawag na QH, ang gagamitin mo ay instead na QZ, QH. Kung babalikan ko yung formula, 0.613. So, we have KZ dito, pero dahil nga QH yung ginagamit natin, ang gagamitin ko is yung KH. So, yun lang naman yung difference ng lagi. Kung ano yung ginamit mo na KH, siya rin yung magiging reflection ng QH. Kung KZ ang ginamit mo, edi magiging QZ yung definition nito. So, this time, KH muna tayo. So, we have 1.002 then multiplied by KZT. Kung yung KZT natin, that is 1.0 multiplied by K sub D natin, that is 0.85 and then multiplied by velocity squared. So, yung velocity na yun, basahin mo yung definition. Dapat yung velocity na yon ay naka meter per second. Kaya nga kinonvert ko kanina. Which is, ang kakalabasan ay
72.222. So 72.222 squared multiplied by times 10 raised to negative 3. Kasi yung output nito ay naka-pascal. So para maging kilopascal, divide natin ng 1,000. So yung QH natin magiging 2.722 kilopascal. Para naman ngayon sa QH or QZ rather, again, gagamit ka lang ulit nung KZ. So, 0.613. Palitan mo to, gawin mong KZ. So, 0.846. Then, multiplied by same parameters. So, ang kakalabasan ngayon yan ay 2.299. So, kilopascal. Tapos, dito naman, we have, palitan mo ito, so 0.899. So, same parameters. So, kakalabasan yan ay 2.443 kilopascal. And then dito, palitan mo lang ulit ito, 0.955. So, ang kakalabasan ay 2.596. Kilopascal. Again, bawat isang pressure na nandito represents a particular height. Ito, para kay H, which is 10.028. Ito naman, para sa series ng Z, 4.5, 6, tsaka 8.0. So, meron na ngayon tayong velocity pressure. Kumbaga, yung bilis ng ating wind na i-convert na natin into pressure. So, ang tanong, ito na ba yung hinahanap sa atin na pressure? Kasi pressure yung tanong dito sa atin. Design wind pressure. So, the answer is hindi pa. Ito pa lang yung velocity pressure. May gagawin pa tayo para maging design pressure ito. So, balikan mo lang ulit yung procedure. So, i-guide ka naman ng code. Ngayon, nakuha na natin yung step number 5. Punta naman ngayon tayo kay step number 6. So, pagdi-define ng external coefficient. So, para sa walls, ayan, ito yung tinutukoy nila na wall pressure coefficient. So, depende, una, kung saang wall ka tumitingin. So, ano nga ba yung uri ng walls na meron tayo? So, kung babalikan ko yung drawing, yung wall kung saan tumatama directly yung wind, ang tawag natin dyan ay windward. So, windward ang tawag dyan. Kung saan naman, hindi siya directly tumatama, or yung opposite side ng windward, ang tawag doon lagi ay leeward. Ibig sabihin, yung windward tsaka leeward, nagbabago sila, depende kung nasaan ang wind blow. Kung nandyan siya sa kanan, ito yung windward. Kung nandun naman siya sa kaliwa, ito yung magiging windward natin. So, yun yung magiging definition natin. Kung babalikan ko yung portion na ito, sabi dito, kahit na anong ratio ng L over B, ang windward natin ay magiging 0.8. So, ibig sabihin nun, para sa wall, tapos windward, yung C sub P natin is equivalent to 0.8.
Ngayon, para naman sa leeward. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng L over B dito? Ito ba yung L is the longest and B is the shortest? So, actually, hindi. May definition tayo dito sa ilalim. Just in case na malito kayo or makalimutan ninyo. Yung B, it means the horizontal dimension of the building measured normal to the wind direction. Kung babalikan natin, ito yung drawing. Ito yung wind direction. So, perpendicular daw sa kanya. Yun yung ibig sabihin ng normal. So, yung B natin, siya yung magiging 46 as is. So, lagay natin muna that our B is equivalent to 46 meters. Tapos, yung L natin is yung parallel. Kung babalikan ko yung definition, ayan. Horizontal dimension of the building measured parallel to the wind direction. Kung babalikan natin to, ito yung wind direction, so ito yung dimension na sinasabi niya. So, we have L is equivalent to multiplied by 23, which is 46 ren. So, lumalabas na yung ating L over B is equivalent to 46 over 46. And that is equals to 1.0. So, ngayon, meron na tayong L over B. Pupunta ngayon tayo sa table. So, L over B is 1. Ngayon, titignan mo sa leeward wall kung nasaan siya. So, lumalabas na yung 0 to 1, ito daw yung magiging corresponding C sub P. So, ganun yung ilalagay natin dito. So, our C sub P is equivalent to negative 0.5. So, para yan sa windward tsaka sa leeward. So, meron pang isang side. Ito naman yung side. So, kung babalikan ko yung drawing dito, yung side wall naman is kung ano yung side na hindi nabanggit, ito yun. Yan. Siya yung side. Kumbaga, meron ka ng wind pressure na dito. Pag ganyan, tapos meron ka dito ang leeward, meron ka pang side wall. Kasi ito, tsaka ito. So, sa side, ang C sub P natin, so, i-define ko na lang din. Sa side, ang C sub P is equivalent to negative 0.7. So, this time, natapos na natin yung sa wall. So, kung titignan natin tong drawing na to, maliban kasi sa wall, ito yun, meron pa tayong hangin na kinukonsider din sa roof part, which is dito naman. So, same, windward pa rin yung directly tinatamaan ng hangin, ito yun, at leeward pa rin yung nasa kabila noon. So, meron ulit tayong windward at leeward para naman sa roof. Yan. And this time, para ma-define mo kung ano yung value nun, kailangan mong alamin yung ratio ng H over L. Dinefine na natin kanina si H at consistent pa rin yung definition ni L. So, we have 10.028 all over 46. So, ang kakalabasan natin ay 0.218. So, focus muna tayo kay windward. Yan. Para kay windward, ang C sub P ng roof natin is nakadepende kung ano yung H over L value na to, which is 0.218, at kung ano yung degree. Ito, kung ano yung degree ng bubong natin. So, pag pinuntahan ko yung table, roof pressure, windward, so ito yung angle, 10, 15, 20. Ito naman yung H over L. So makikita mo na tayo ay under ng 0.25 at 10 degrees. Kaya pipili ka ngayon sa dalawa. Negative 0.7 or negative 0.18.
So, siyempre, pipiliin natin yung mas mataas. So, lumalabas na ang C sub P natin ay negative 0.7. Para naman sa leeward, ang C sub P natin ay, so punta ka ulit ngayon doon, so leeward, so again, 0.25, kasi nga, ang nakuha natin ay 0.218. So, pasok pa rin tayo sa row na ito, tapos column naman ito, lalabas na ito ay negative 0.3. Ngayon, nakompleto na natin yung mga external pressure coefficients natin, so pwede natin sila ngayon i-apply para makuha natin yung tinatawag na design wind load. Ito yun. So, before anything else, so i-drawing ko muna yung building natin. And then, yung pressure na meron tayo. So, we have leeward pressure. Ngayon, kung babalikan ko yung wall pressures natin, mapapansin mo na sa leeward, ang value natin ay negative 0.5. So, mag-focus tayo kung anong ibig sabihin ng negative. Ang ibig sabihin ng negative sa NSCP is yung pressure ay papalayo sa surface. So, focus muna tayo sa positive. Halimbawa, ito yung surface natin. At ito yung pressure. Kapag ang pressure ay papunta towards the surface, ito yun. Ito yung surface, ito yung pressure. Kapag siya ay towards, positive ang kanyang sign. Kapag siya naman ay palabas or outward, halimbawa, ito yung surface, tapos palabas naman siya, palayo dun sa surface, ang sign naman niya ngayon ay negative. So, dahil sa leeward wall natin, yun ay negative. So, ganito yung ini-expect natin na mangyayaring pressure. Papalabas rin. So, 1, 2, 3. Para naman ngayon sa windward, so meron tayong pressure dito. Sa windward, hindi pantay-pantay. Kasi magkakaiba yung pressure natin na kinuha. Diba meron tayong dinefine? Sabi natin, 4.5. Tapos, sabi natin, 6. So, kapag pinag-difference natin, 1.5. Tapos, yung susunod, 6 or 8 minus 6, ito naman ay 2. So, bawat isa dyan, iba't iba yung pressure. But, for now, the most important is dahil positive. Balikan natin. Dahil positive ang windward or C sub P natin, so, ibig sabihin nun, towards the surface. Sino yung surface? Ito yung surface towards ang pressure natin. Para naman ngayon kay windward na roof dahil negative. So, i-expect mo, yan ay consistent na pressure. Tapos, yan, external lang. Tapos, kay leeward na roof, ito naman, negative. So, papalayo pa rin. Yan. So, kinailangan kong i-drawing ito para mas maipakita sa inyo yung susunod pang condition. Maliban dyan, meron tayong tinatawag na burst condition tsaka suction. Bakit may burst tsaka suction, sir? Kasi kung babalikan natin yung dinefine natin na internal pressure kanina. Internal, ibig sabihin merong pressure sa loob. Ito yun. Plus minus 0.18. So, ibig sabihin nun, pag dinrawing ko sila dito, meron tayong pressure na positive. So, yun yung plus 18. So, kapag positive, parang may imagine mo na may sumabog sa loob. Tapos, yung pagsabog niya, palabas yung pressure outward. Kaya, ang tawag doon ay burst. Yan. At yun ay 0.18 positive. Yung isa namang condition is yung tinatawag na suction.
Ibig sabihin, papaloob, pahigop naman sa madaling salita yung pressure. Kapag ganun naman, ang tawag natin doon ay suction. Tapos, ang value na gagamitin natin ay negative 0.18. Kasi nga, papalayo siya doon sa surface. Ito yung surface. Ito naman, papalapit sa surface, kaya positive. So, burst. So, meron tayong burst condition tsaka suction condition. So, yun kasi yung mga pinakamagiging ano natin. Kumbaga, final na consolidation ng lahat ng condition natin. So, ganito yung mangyayari. Iko-combine kasi natin yung internal tsaka yung external. So, sasabihin natin muna na, say for example, sabihin muna natin na considering muna natin yung burst condition. So, burst condition muna. Condition. So, ibig sabihin nun, ang iko-consider natin na GCPI is positive 0.18. So, kapag ginawa natin yon, pag kinuha natin yung mga pressure, so say for example, focus tayo kay windward. So, wall muna tayo, tapos focus ka kay windward. So, kay windward, marami tayong pressure. Tatlo, kasi ito ngayon. 1, 2, 3. Sila yung mga dinify natin kanina. Kung babalikan ko, yan, sila yan. Yung 4.5, 6, tsaka yung 8. O, di ba, magkakaiba yung pressure dyan? So, ganito ang mangyayari. Para dyan, tawagin ko na lang ito na Z. Tapos dito ko na lang ilagay yung design pressure or tawagin ko na lang na P. So, para kay 4.5, para kay 6 at para kay 8. So, kung pupuntahan kasi natin yung procedure, tuturo ko na ngayon sa calculate the design pressure. So, for rigid, ito yung pinapagamit niya. 4-1. Eh, di ba, tulad ng binigkas ko kanina doon sa pagkuha ng gas effect factor, kapag low-rise, rigid. Kapag high-rise, flexible. So, pupunta tayo ngayon sa rigid. Okay? Ayan. Ito yung equation na gagamitin natin. Kung saan nagbabago ang definition. Yung Q, kapag windward, siya ay QZ. Yung Q, kapag leeward, siya ay nagiging QH. Yung Q sub I, kapag windward walls, side walls, or roof of enclosed. So, nagiging QH. So, sige, i-apply natin. So, ito yung magiging governing equation natin. So, yung Q, yun yung nakuha natin na pressure before. Halimbawa, sa windward wall tayo. So, kung pupuntahan ko yung definition na yun, kapag windward, QZ ang gagamitin natin. So, we have, puntahan ko yung QZ part na yun. Ayan o, QZ at siya ay 2.299. So, kapag nilagay ko dito, 2.299, tapos dun sa formula, kasama pa rin yung G, which is the gas effect factor, 0.85. And then, kasama ngayon yung C sub P. Ayan o, C sub P, kapag ka windward wall, yan ay 0.8. So, 0.8 minus, so yung minus ay kumbaga given na yan sa equation. Babalik tayo din sa ano. So yung Q sub I, ito yung definition niya, nagiging QH siya. Okay? So we have QH na 2 point. Sino nga ba si QH? Kung babalikan mo dun sa taas, siya yung 2.722. So, balik tayo dito sa baba. 2.722 and then multiplied by dahil burst, ang magiging GCPI natin ay positive 0.18. And once na i-punch mo yan sa calculator, so lalabas na ang pressure natin ay positive 1.074. So, you will do the same sa iba pang mga location. Ang magbabago lang lagi, ito. So,
instead na 2.299, magiging 2.423 na. Tapos, the rest, kukopyahin mo na lang. And that is equals to 1.171. Again, kilopascal. Kilopascal. Tapos dito, 2.596. 2.596. The same. Tapos equivalent mo dito, 1.275. Kilopascal. So that is for windward. So itong pressure na to, towards the wall siya, since positive yung value na lumabas, at ang pressure niya ay 1.074. Yung sumunod naman is 1.717, again, towards the wall. Tapos yung huli is 1.275, still towards the wall. So, aligned naman siya sa intuition natin na habang tumataas ang elevation mo, pataas ng pataas ang hangin or yung wind pressure na nararamdaman mo. Ngayon, para naman sa leeward, so, isa lang yung pressure na meron doon. Tulad na nakikita mo ngayon na pressure dito. So, yung pressure na yun, P equals ng, kung babalikan mo yung definition, ang sabi niya, yung Q, ito, kapag ka siya ay leeward na, nagiging QH, hindi na siya ngayon QZ. So, magiging 2.722 multiplied by 0.85. Tapos, babalikan mo ulit kung ano yung C sub P. Ayan. Kapag leeward, siya ay negative 0.5. So, dito, negative 0.5 minus kamukha nito. So, we have 2.722 plus 0.18. So, and that is equals to negative 1.647 kilopascal. Para naman sa sidewall. So, ganun din. Magiging 2.722, 0.85, as negative 0.7, minus 2.722, plus 0.18. So, it's equivalent to negative 2.11. So, 2.110 kilopascal. Ngayon, para naman sa roof, meron ka ulit windward. At, consistent sa formula na ginamit natin, yung magiging pressure mo is, ngayon, pag tinignan mo yung definition dito, yung Q sa formula na to is magiging QH kapag ka sidewalls and roofs. So, hindi na QZ. So, basahin na lang maigi yung definition. So, we have 2.722 multiplied by 0.85, then multiplied by negative 0.7. Minus 2.722 plus 0.18. So, and that is equals to negative 2.110 kilopascal. So, para naman sa kanyang leeward, so same definition, magbabago lang ulit yung C sub P. So, ang pressure natin ay magiging 2.722 0.85 multiplied by negative 0.3 minus 2.722 tapos plus 0.18. That is equals to negative 1.184 kilopascal. So,
kapag nilagay ko lahat ng pressure na yan dun sa drawing, so meron na ngayon tayong ito, negative 1.647. Ito naman, negative 2.110. At ito naman, magiging negative 1.184. So, para pa lang yan sa verse condition. So, meron pa tayong tinatawag na suction condition. So, suction condition. Condition. Kung saan ang magiging GCPI naman natin is equivalent to negative 0.18. So, kumbaga, lahat ng positive 0.18 sa solution na to, papalitan mo ng negative. Tapos makakakuha ka ulit ng same numbers of pressure. So, gagawa ka ulit ng panibagong ganito, considering naman yung tinatawag natin na suction condition. So, yung suction condition, iwan ko na lang yan sa inyo. I-practice nyo na lang. So, same lang din naman yung gagawin natin. Para hindi na rin kumain ng masyadong oras kasi medyo mahaba na yung discussion nito. So, pagdating sa design, ito yung mga pressure na mahalaga. So, halimbawa, ikaw convert mo into force. For example, gusto mong kunin yung force na nag-a-act dito. So, ang gagawin mo is yung force multiplied ng kung ano yung pressure, halimbawa, 1.074, then multiplied pressure yan. So, kailangan mo ng area. So, ano yung height na yun? E, di ba 4.5? So, we have 4.5. Tapos, ano yung lapad? Binanggit naman dun sa tanong na yung frame-to-frame distance daw is 11.5. Ibig sabihin nun, meron ka ditong frame, tapos meron ka ulit frame dito. At ang distance nila ay effective na 11.5. So, syempre, yung nasa gitna, yung magiging governing kasi magiging malawak yung influence area niya o yung tributary area. So, kalahati ng 11.5 sa kabila, tapos kalahati rin sa kabila, kaya magiging 11.5 yung buong tributary area niya. So, itong part na to. Yan yung mapupunta sa frame na yan. Kaya dito, ang gagawin mo is multiplied by 11.5. So, mula sa pressure, magiging concentrated force na siya. See, for example, dito, 55.562. So, kilonewton. Ibig sabihin, meron kang concentrated force dyan. So, ibig sabihin, the rest, pwede mo pang i-convert into concentrated force. Basta alam mo lang kung ano yung kanilang effective na tributary area. Ganun din yung pressure dito. Pwedeng maging concentrated force to. Depende kung nasaan yung mga joint. Diba? Kung babalikan natin, sa thrust analysis, kinoconsider lang natin lagi na yung force ay nasa joint. Ganun din ang gagawin mo dito. Kung nasaan yung joint, dun mo ilalagay lahat ng force mo para maging feasible sa pagkocompute ng manual, kumbaga, section method or joint method. So, again, meron tayong burst condition at gagawa pa ng another na suction condition. Kaya, pagdating sa thrust analysis ninyo, kaya sinasabi ko sa inyo nung una pa lang, nadalian ninyo yung thrust analysis kasi magkakaroon kayo ng dead load analysis, live load analysis. In addition, meron pa tayong wind load computation kung saan doon sa wind load magkakaroon ka pa ng burst condition tsaka ng suction condition. So, kada isang thrust, sinasabi ko nga sa inyo, merong apat na analysis. So, hopefully, hindi ganun kadami yung thrust type na meron kayo. So, yun ang full discussion ng wind load natin. Mula doon sa raw, nagkaroon ngayon tayo ng pressure at pwedeng magkaroon na rin tayo ng concentrated force. Again, meron pang suction condition, hindi ko na sinama sa computation. So, that's it for this video.
hopefully you learned something new. So thank you for watching and keep safe.